Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin para sa komunikasyon at panaliksik sa wika at kulturang Pilipino para sa ikalimang linggo, ikalawang markahan. Ito ay batay sa paksang kakayahang lingwistiko at kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino. Ano-ano nga ba ang mga pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o MELS? Una, nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa talakayan. Ikalawa, napipili ang angkop na salita at paraan ng paggamit nito sa mga usapan o talakayan batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin at grupong kinabibilangan. Subukin natin. Basahin at unawain mabuti ang mga pahayag, piliin at titignan tamang sagot na batay sa angkop na pinakakahulugan nito sa bawat pahayag. Una, makuha ka sa tingin. A. Panuto, B. Paalala, C. Babala, D. Direksyon. Ang sagot ay letter C, babala. Ikalawa, papunta ka pa lang, pabalik na ako. A. Panuto, B. Paalala, C. Babala, D. Direksyon. Tamang sagot, letter B, paalala. Ikatlo, mauna na kayo, susunod na lamang ako. A. Pagtanggap sa paanyaya, B. Pagtanggi sa paanyaya, C. Pagpapasalamat, or D. Pagbibigay. Sagot, letter B, pagtanggi sa paanyaya. Ikaapat, ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, pero iba ang kumain. A. Panghihinayang, B. Pagkadismaya, C. Pagkayamot, or D. Pagkagalit. Sagot, letter B, pagkadismaya. Ikalima, pasensya na, tao lang. A. Pagpapasalamat, B. Pagmamalasakit, C. Pagpapakumbaba, o letter D. Paghingi ng paumanhin. Sagot, letter D, paghingi ng paumanhin. At para naman sa ating panimulang gawain, tutukuyin ang mga salita batay sa gamit at grupong kinabibilangan nito. Ihanay ang mga salita batay sa rehistro o register na wika nito. Una, sa kalusugan, meron tayong COVID-19, alcohol, social distancing at face mask. At para naman sa edukasyon, meron tayong pasukan, pagsusulit, guro, brigada eskwela, at distance learning. Para naman sa agrikultura, meron tayong pataba, bigas, mais at isda. At para naman sa social media, meron tayong Facebook, Like, Basher, Mobile Legends, at TikTok. Para naman sa ating kakayahang lingwistiko o gramatikal, ang pagtalakay nito ay mula sa isang video. Itala natin yung mga mahalagang impormasyon para maunawaan natin ano ba ang kakayahang gramatikal o lingwistiko at para maunawaan natin ang kakayahan nito. Okay, tunghayan natin ang video. Pag-gramatika, paano maipahatid ang mensahe ng tama? Okay? Ako si Teacher Lourdes. Tatalakay ng isang paksang mapapakinabangan natin sa totoong buhay pagkomunikatibo. Ang pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ay magamit ito ng wasto sa mga angkop na sitwasyon upang maging maayos ang ating komunikasyon. Paano nga isasagawa ang autentikong mga gawain pangkomunikatibong aktwal? Makakatulong ang pagbuo ng malikhain at makabuluhang pagpapahaya gamit ang tula, maikling kwento, pick-up lines, hugot lines, ulat, at iba pang anyo na maglilinang ng ating kakayahang makipagtalastasan. Pag-usapan na natin ang ating paksa. Kaya natin ay kakayahang gramatikal. Kakayahan kung paano bigkasin ng wasto ang kaayusan ng mga salita na kanyang ginagamit at kung angkop ba ang kanyang ginagamit na mga salita. Kasama na rito yung paggamit ng mga bantas.
Ayon kina Canale at Swain, pareho lang ito ng kakayahang linguistiko ni Chomsky. Ano-ano ito? Ito ay pag-unawa at paggamit sa kasanayang ponolohiya, morpolohiya, syntax, semantika at ortografiya. Sina Celse Murcia, Dornier at Turrell noong 1991, meron silang mungkahing component para sa kakayahang linguistika o kakayahang grammatical. Ano-ano ang component na ito? Una, syntax. Kapag syntax, ito ay pagsasama-sama ng salita upang makabuo ng pangungusap na mayroong kahulugan. Kapag sinabi natin syntax, ito din ay pariralang pang-abay. Pwedeng halimbawa dito ay mahalaga ang ngayon. At pwede rin na pariralang pang-ukol. Ang halimbawa nito ay pagtulong ang para sa pangkat. At kapag sinabing syntax, ito rin ay istruktura ng pangusap. Ano nga ang nasa istruktura ng pangusap? Ito ay may sinusunod na rule. Ang rule ay simuno at panaguri. Kapag sinabing syntax, ito ay may tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Nasa ayos ang istruktura. At ang syntax ay ito ay uri ng pangungusap ayon sa gamit at layon sa kayarian. Kapag uri ng pangungusap, pwedeng pasalaysay, pwedeng patanong, pwedeng padamdam, pwedeng pakiusap at pautos. At ang syntax din ay pagpapalawak ng pangungusap. Pangalawa, morpolohiya. Ang morpolohiya ay mahalagang bahagi ng salita tulad ng iba't ibang bahagi ng pananalita. Ang morpolohiya ay pagbubuo ng salita at pag-aaral ng morpema sa isang wika. Pag sinabing morpema, ito ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay na ng kahulugan. Ang halimbawa nito ay bata, matanda. Mayroon namang bahagi ng salita. Ito ay salitang ugat at sasamahan ng panlapi. Halimbawa ng salitang ugat ay talon. Pag nilagyan natin ng panlapi, lagyan natin ng unlapi na tuma, magiging tumatalon pag pinagsama ang salitang ugat at panlapi. Halimbawa naman ay ganda, lalagyan natin ang unlaping ma, siya ay magiging maganda. At ito ay tumutukoy sa salita kasama sa pagbubuo ng mga salita na ginagamitan ng unlapi, gitlapi, unlapi at laguman. Halimbawa ba ng mga salitang ugat ay luto at kain? Ano nga ang mga anyo ng morpema? Una, panlapi. Ikalawa, salitang ugat. Ikatlo, kataga. Ang mga kataga ay pwedeng na, pala, ng, parang. At ang ikaapat ay ponema. Sa pangatlo na tayo, ang pangatlo ay leksikon. Mga salita o bukabularyo. Halimbawa ng bukabularyo, kapag tayo ay nagbabasa, nadadagdagan ang ating bukabularyo. Dumadami ang ating bukabularyo. Nakikilala natin ang content words, nalalaman natin kung ito ay pangalan. Ang halimbawa nga ng pangalan ay pangalan ng tao, bagay o lugar. At pandiwa. Ang pandiwa naman ay pwedeng kain, talon, takbo, sayaw, kanta. At ang panguri naman, ito ay naglalarawan sa tao, bagay o lugar. Halimbawa, maganda, maputi. Sinabing leksikon, nandito din ang function words. Ang nasa function words, tutukuyin natin kung ito ba ay panghalip, pangugnay, pangatnig, pangukol at pangangkop. At dito sa leksikon, kasama ang konotasyon at denotasyon. Ano yung konotasyon? Ang konotasyon ay hindi literal na meaning. Halimbawa ay ahas. Kapag sinabing ahas, ito ay traidor. Sa ano yon? Sa konotasyon. At ang denotasyon naman, ito ay dictionary meaning or literal na kahulugan. Pag sinabing ahas, siya ay hayop na gumagapang. Pag sinabing leksikon, nandito din ang pagtatambal salita o isa pang subordinate na salita. Halimbawa ng pagtatambal ng salita ay... Ang pang-apat ay ponolohiya. Kapag ponolohiya, ito yung pag-aaral sa espesipikong tinig at mga kombinasyon nito na bumubuo sa salita at sa wika. May dalawang kategorya ang ponolohiya o pag-aaral ng tunog. Ito ay segmental at suprasegmental. Kapag segmental, ito ay patinig, katinig, tunog. Pag-uusapan natin ang mga tunog ng bawat titik o ng bawat letra. At kung ano ang tunog nito, ito ay segmental. Yung pangalawa naman ay suprasegmental. Dito naman ay natin, o pinapakinggan natin kung saan idiniin, kung ano ang intonasyon, pataas ba o pababa ang intonasyon. At dito rin sa ponolohiya ang hinto. Kailan tayo hihinto? Sa tuldok, sa kama. Panglima ay ortografiya. Ang ortografiya, ito yung pag-aaral sa tamang pagbaybay o spelling ng mga salita.
Dito rin sa orthographia ang grapema, titig at dititig. Kasama sa orthographia ay ang pag-aaral ng pantig at palapantigan. Ito ay, halimbawa, binibilang natin ang pantig o palapantigan. Sa Ingles ay syllables. Halimbawa, maganda. Ilang pantig yun? Maganda. Tatlong pantig. Kasama rin ang tuldik at mga bantas. Anong bantas ba ang gagamitin kung ito ay patanong? Tandang pananong. Kung ito ay padamdam, tandang pandamdam ang ginagamit sa wikagi. Nagtatapos ang kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino, kakayahang gramatikal. Kaya, mahalaga nga na may kakayahan tayo na gamitin natin ang rule pang-gramatikal. Kasabay siyempre nito ang katatasan natin at ang COP na paggamit ng wika. Okay, pagkatapos nating mapanood ang video, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang kakayahang linguistiko o gramatikal? Bati sa ating napanood, pag sinabi nating kakayahang gramatikal o linguistiko, ito ay kakayahan ng isang tao o kanyang kaalaman sa panolohiya, morpolohiya, semantika, sintaktika at ortografiya. Ikalawa, ano ang kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino? Ang kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino, kapag ikaw ay natuto, kapag ikaw ay marami ng kaalaman sa panolohiya, morpolohiya, semantika, sintaktika at ortografiya, at magamit mo ito sa isang diskurso o usapan, yan ay kakayahang pangkomunikatibo. Ang aplikasyon o paglapat o paglalapat sa paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay o sa iyong sariling pag-ipag-dialogo o pag-ipag-usap na dapat ay magagamit mo ang panolohiya, morpolohiya, semantika at sintaktika at ortografiya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang kakayahang linguistiko? Pag sinabi natin kakayahang linguistiko o gramatikal, ito ay tumutukoy sa kaalamang leksikal at pagkakaalam sa tuntunin ng panolohiya, morpolohiya, syntax at semantics. Ayon kina Michael Merrill, Canale at Swains, gramatika ang mahalagang salik sa pag-aaral ng kakayahang ito. Ang gramatika ay tungkol sa tuntunin ng masang paggamit ng bantas, salita, paggamit ng pananalita, bahagi ng pananalita, pagbuo ng mga parirala, sugnay, at pangungusap. Una ay ang panolohiya o palatunugan. Ito ay magham na pag-aaral ng mga makabulhang tunog o ponema na bumubuo ng isang wika. Ang halimbawa nito ay malapatining na W at Y sa bahay. At sa reyna naman, bahaw at agiw. Sa reyna, meron tayong tinatawag na diptongo. Ang diptongo dito ay EY. Sa bahay naman ay AY. Ayan. Sa bahaw naman, meron tayong diptongo na AW. At sa agiw naman ay meron tayong diptongo na IW. Meron tayong dalawang uri ng ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Tulad ng sinabi ko kanina, sa ponemang segmental, pwedeng binubuo ng diptongo, pares minimal, cluster, ponemang malayang nagpapalitan. Samantala, sa ponemang suprasegmental, ito ay binubuo ng tono, diin, haba o hinto, antala. Tulad halimbawa ng tono, intonasyon. Gayun din naman sa diin, ganun din naman sa hinto, antala. Ayan, yun yung mga halimbawa ng ponemang suprasegmental. Ikalawa, ang morpolohiya o palabuan. Ito naman ay makaagham na pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pinakamaliit na unit ng isang salita o morpema. Ito yung merong panlapi at salitang ugat. Ang halimbawa dito ay pang plus desal, pandesal, tawid plus in, tawirin, takip plus an, takpan, hati plus gabi, hating gabi.
Kung mapapansin natin ay merong mga panlapi at merong salitang ugat na maaaring makabuo ng isang salita. Ikatlo ang syntax or syntaxis. Ito ay batay sa istruktura ng mga pangungusap at ang mga tuntunin nagsisilbing patunay sa pagsasabi ng kawastuhan ng isang pangungusap. Ang anyo ng pangungusap ay karaniwang anyo, nauuna ang panaguri, kasunod ang paksa, at kabalikan, nauuna ang paksa na sinusundan ng ay, na sinusundan ng panaguri. Ang halimbawa nga na dito ay ang karaniwang ayos at di karaniwang ayos ang pangungusap. Kapag karaniwang ayos, nauna ang panaguri, nasa dulo ang simuno o paksa. Kapag di karaniwang ayos naman ang pangungusap, nauna ang paksa o simuno, lantad ang pangawing na ay, at nasa dulo naman ang panaguri. Sa halimbawa, pinatawag ng nanay ang bata. Sa karaniwan, pinatawag ng nanay, ito ay panaguri. Ang bata naman, ito yung paksa o simuno. Ang bata ay pinatawag ng nanay, ang bata naman ay ang paksa o simuno. Pinatawag ng nanay, ito naman ang panaguri. Ika-apat, semantika. Ito naman ay tumatalakay sa interpretasyon ng mga kahulugan ng mga morpema, salita, parirala at pangungusap. Pagbibigay sa isipan ng tao ng kahulugan batay sa unang denotasyon at konotasyon. Kapag sinabi nating denotasyon, ang kahulugan ng salita ay maaaring mahanap o matagpuan sa diksyonaryo. At kapag sinabi naman nating konotasyon, ang kahulugan ay maaaring matagpuan batay sa kontekstwal na pahiwati o yung tinatawag nating kontekstwal plus. Halimbawa, sa ilaw, ang denotasyon, maliwanag ang ilaw sa bahay namin, literal na ilaw. Kapag konotasyon naman, si inay ang ilaw ng tahanan. Sa ilaw naman ng tahanan, ibig sabihin, hindi talaga siya bumbilya. Siya ay pinakaliwanag ng buhay ng mga anak at ng kanyang asawa. Meron din dito mga halimbawa ng mga pwede nating ibigay na sarili nating pangungusap batay sa denotasyon at konotasyon. Halimbawa, yung susi, ang ahas at liwanag. Sa susi, pwede nating sabihin natin dyan na ang susi ay ginagamit sa denotasyon na pambukas sa pinto. At pwede din namang sabihin natin na ikaw ang susi ng aking tagumpay. Sa konotasyon naman, siya yung pinakadaan ng kanyang tagumpay. Ayan, kapag denotasyon naman sa ahas, ito ay batay sa isang uri ng hayop na gumagapang at makamandag. Samantalang kapag ito ay konotasyon, ikaw ay isang ahas, ikaw ay taksin o traidor. Sa liwanag naman, pag sinabing denotasyon, ang liwanag, maaaring liwanag na galing sa araw o maaaring liwanag mula sa ilawan. Pero pag sinabi nating konotasyon, ikaw ang liwanag ng aking buhay, ikaw ang nagsisilbing tanglaw ng aking buhay, ikaw yung maswerte sa aking buhay. Panoorin naman natin ang isa pang video para naman ito sa ating kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino. Malalaman natin paano ba nagagamit ang mga natutuhan natin sa panolohiya, morpolohiya, semantika, sintaktika at ortografiya para sa ating pakipagdiskurso o pakipag-usap. Tunghayan natin ang video. Kakayahang pangkomunikatibo. Ang kakayahang pangkomunikatibo o communicative competence ay nagmula sa linguist, sociologist, anthropologist at folklorist mula sa Portland, Oregon na si Dalheim noong 1966. Si Nicanor Cody taong 2000 ay nagbigay ng 6 na pamantayan sa pagtataya ng kakayahang komunikatibo. Pakikibagay o adaptability. Ang isang taong may kakayahang pangkomunikatibo ay may kakayahang mabago ang pag-uugali at layunin upang maisakatuparan ang pakikipag-ugnayan.
paglahok sa pag-uusap. May kakayahan ng isang tao na gamitin ang kaalaman tungkol sa anumang paksa ng pakikisalamuha sa iba. Pangamahalat sa pag-uusap, conversational management. Tumutukoy ito sa kakayahan ng isang taong pamahalaan ang pag-uusap. Nakokontrol ito ang daloy ng usapan at kung paano ang mga paksa ay nagpapatuloy at naiiba. Pagkapukaw damdamin o empathy. Ito ay pagpapakitang may lagay ang damdamin sa katauhan ng ibang tao at pag-iisip ng posibleng mangyari o maranasan kung ikaw ay nasa kalagayan ng isang tao o samahan. Bisa o effectiveness. Tumutukoy ito sa isa sa dalawang pamantayan upang mataya ang kakayahang pagkomunikatibo. Ang pagtiyak kung epektibo ang pakikipag-usap. Ang taong may kakayahang pangkomunikatibo ay may kakayahang mag-isip kung ang kanyang pakikipag-usap ay epektibo at nauunawaan ng kanyang kausap. Kaangkupan o appropriateness. Maliban sa bisa, isa pang mahalagang pamantayan upang mataya ang kakayahang pangkomunikatibo ay ang kaangkupan ng paggamit ng wika. Kung ang isang tao ay may kakayahang pangkomunikatibo na iaangkop niya ang kanyang wika sa sitwasyon, sa lugar na pinangyarihan na pag-uusap o sa taong kausap. Okay, bate sa inyong napakinggan. Okay, bate sa inyong napakinggan, malalaman natin ano-ano nga ba yung mga kakayahang pangkomunikatibo na pwede natin gamitin. Binanggit dito yung pampukaw ng damdamin, bisa o effectiveness, kaangkupan ng sasabihin, ayan, at marami pang iba. Yan ay maaaring makatulong para sa ating kakayahang pangkomunikatibo. Okay, ano ang kakayahang pangkomunikatibo? Pag sinabi natin kakayahang pangkomunikatibo, ito na yung aplikasyon o paglapat. Yung paglalapat natin, yung paggamit natin sa mga natutuhan natin sa panolohiya, morpolohiya, semantikal, sintaktika, at ortografiya sa ating pakikipag-usap o pakikipag-diskurso. Ikalawa, ano-ano ang anim na pamantayan sa pagtataya ng kakayahang pangkomunikatibo at ipaliwanag? Kanina naman ay nabanggit na kung ano-ano yung anim na yon. At alam kong naitala nyo na rin yan. Pagtalakay, ano nga ba ang kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino? Una, kausap. Sa paliwanag, nag-iiba ang gamit at para ng estilo ng paggamit ng wika depende sa kausap. Ang halimbawa nito, ibang estilo o pananalita maging salitang ginagamit ng mga guro kapag ang kausap ay punong guro at iba rin ang estilo sa pagsasalita at gamit ng salita kapag kapwa guro niya ang kausap. Lalong iba ang estilo at gamit ng salita kapag estudyante niya ang kausap. Ikalawa, batay sa pinag-uusapan. Sitwasyon, nag-iiba ang kahulugan ng salita depende sa pinag-uusapan. Halimbawa, ang kahulugan ng travel ay lakbay o paglalakbay kung ang pag-uusapan nyo ay ang paglalakbay o bakasyon. Subalit, kapag ang pinag-uusapan ay basketball, iba naman ito. Iba ang travel na ibig sabihin ay traveling na tumutukoy sa isang paglabag o violation. Ikatlo, lugar. Sa sitwasyon, ang salitang banas sa Quezon ay nangangahulugan ng inis o yamot. Subalit, sa mga karating lugar nito, ang banas ay nagpapahayag ng mainit na panahon. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang banas sa Maynila. Kasi kapag sinabing banas, ikaw ay naiinis o ikaw ay nayayamot. Pero sa Quezon o sa Laguna, ito ay nangangahulugan na kapag ikaw ay nababanas, naiinitan ka lamang dahil sa mainit na panahon. Ika-apat, panahon. Ang mga salitang ito ay sumibol at laging mukhang bibig nung panahon na ginagamit ito. Halimbawa sa sitwasyon, nung 80s hanggang 90s, laging ginagamit ang luksong tinik, tumbang preso, syatong ng mga batang naglalaro, samantala ngayon ay bukang bibig na ang ML o Mobile Legends at online games. Ikalima,
layunin. Bawat grupong kinabibilangan ay may sariling paraan o estilo sa paggamit ng wika. Halimbawa sa sitwasyon, ang pagbibilang ng isang guro sa loob ng klase ang may layuning pabilisin ang ginagawa o pagpapasa ng papel. Kaya maririnig natin na 1, 2, 3 para maging organisado ang pagpapasa ng papel at mabilis at organisado ang pagpapasa nito bilang panuto. Isa pa ang sitwasyon ng mga doktor. Ang mga doktor ay may sariling estilo o paraan sa pagsasalita at paggamit ng salita. Ang mga mangingisda ay meron ding ibang salitang ginagamit na maaari nilang maunawaan. Maging ang mga bakla ay meron ding iba't ibang paraan sa paggamit ng wika, kaya naman may sarili silang wika. Halimbawa, bibigyan kita ng reseta para sa sakit mo. May hinuhang salita ito ng isang doktor para sa kanyang pasyente kasi ginamit yung reseta. Lagyan mo ng pain ang tawil para meron kang mahuli. May hinuhang salitang ito ng isang mangingisda para sa kanyang bagong kasama. Ikatlo, ay Gardo Versosa ang ombre. May hinuhang sinasabi ni isang bakla sa kanyang kausap na may poging lalaki. Ang estilo o pamamaraan sa paggamit ng salita ay tinatawag na register. Para sa inyong pangkat ang gawain, sa tulong ng mga miyembro ng pangkat, magbabahagi kayo ng kaalaman sa inyong natutuhan sa sumusunod na paraan. Unang pangkat at ikalawang pangkat, bubuo kayo ng isang maikling awitin na ukol sa panolohiya at morpolohiya. Para naman sa ikatlo at ikaapat na pangkat, susulat kayo ng isang pag-ulat sa radyo sa pamamagitan ng script na batay sa semantika at syntaxis. At para sa pangkatlima, ay lilikha kayo ng isang script ng patalastas na hinggil naman sa kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino. At para naman sa ating pagtataya, tukuyin at gamit at ang paraan sa paggamit ng mga salita batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin at grupong kinabibilangan ito. Unang bilang, si Rosa ang aming nag-iisang rosas ng aming pamilya na humaling na umaling sa mga rosas ni Aling Rosana. A. Batay sa lugar. B. Batay sa kausap. C. Batay sa panahon. Or D. Batay sa pinag-uusapan. Sagot, letter D. Batay sa pinag-uusapan. Ikalawa, hindi nila ramdam ang init ng araw dahil sa suot nilang bakul, samantalang tayo ay suot ang sombrero kahit nasa loob ng mall. A. Batay sa lugar. B. Batay sa kausap. C. Batay sa panahon. Or D. Batay sa pinag-uusapan. Ang sagot ay letter A. Batay sa lugar. Ikatlo, bili na po kayo. Ayan, malaki, mataba at bagong hango ang aming tilapia. Subalit, habang naririnig ang mga katagang iyan na sinisigaw ng aking ina, ay sariwa pa rin ang sugat sa aking damdamin at hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa kanya. A. Batay sa lugar. B. Batay sa kausap. C. Batay sa panahon. Or D. Batay sa pinag-uusapan. Ang sagot ay letter D, batay sa pinag-uusapan. Ikaapat, ang haba naman ng bitin na iyan, ang wika ni Roger na isang Bicolano na ang tinutukoy ay ang ahas. Sa palagay ko'y bitin ang taling ito para mahuli natin ang ahas na iyan. Ang sambit naman ni Alfred. A. Batay sa lugar. B. Batay sa kausap. C. Batay sa panahon. Or letter D. Batay sa pinag-uusapan. Tamang sagot ay letter A. Batay sa lugar. Ikalima. Bawal lang lumiban sa kabilang ibayog ang wika ni Batang na isang Batanggenyo. Subalit sumagot naman si Ana sa kabilang linya at sinabing hindi siya lumiban sa klase. A. Batay sa lugar. B. Batay sa kausap. C. Batay sa panahon. Or D. Batay sa pinag-uusapan. Ang tamang sagot ay letter A. Batay sa lugar. Ika-anim. Alin sa sumusunod ng wasong salita na tumutukoy sa panganib? A. Bata. B. Batas. C. Banta or D. Bantas. Tamang sagot ay letter C. Banta. Ikapito.
Ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng salita na may sariling kahulugan? A. Morpema, B. Parirala, C. Ponema, D. Syntax. Ang tamang sagot ay letter A, morpema. Number 8. Ikawalo. Ang bata sa puno ay anong tamang salita ang dapat idugtong sa pangungusap? A. Bumagsak, B. Nadulas, C. Nahulog, or D. Nadapa. Tamang sagot ay letter C, nahulog. Ikasyam. Ano ang tamang kabuuan ng salita kung ang sara ay nilapian ng an? A. Saran, B. Sarhan, C. Sarahan, or D. Saran. Tamang sagot ay letter C, sarahan. Ikasampu. Saan sa lingwistiko mahusay kung nakapagsusuri ng kabuuan ng pangungusap? A. Panolohiya, B. Morpolohiya, C. Semantika, or D. Syntaxis. Tamang sagot ay letter D, syntaxis. At para naman sa inyong takdang aralin, ay bubuo kayo ng isang diskurso o usapan na batay sa kamalayan sa SARS-CoV-2. Ikalawa, gamitin o ilapat ang mga natutuhan sa panolohiya, morpolohiya, semantika at sintaktika sa nakapaloob na usapan o dialogo. At ikatlo, umisip ng angkop na pamagat ng diskurso o usapan upol dito. Para naman sa inyong individual na gawain, sasagutan niyo ang karagdagang gawain sa module 9, pahina 12, at suriin sa module 10, mga pahina 6 hanggang 7. Para naman sa inyong refleksyon, ano nga ba ang naunawaan niyo at ano mga ba ang nabatid niyo? Naunawaan ko na patlang. Nabatid ko na patlang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, kawika, paalam.